Hello mga master, JLOS Taylor po at welcome. Sa video na ito mga master, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano gumawa ng palda ng pang college uniform mga master. So ito siya ang ating measurement, tatlo lang naman yan. Ang ating length ay 20, ang ating waist ay 28, at ang ating hips ay 36. So ganito lang yan mga master, no? Una, sa ating pattern, yun na, ilatag lang natin to. Tapos, mula dito sa taas ng ating pattern, down lang tayo ng at least 1 inch hanggang 2 inches mga master. Mula dito, so down ako ng 2 inches. Ganyan lang. Ilan lang natin pa ganyan. So, hababa lang natin ng konti. Tapos, mula dito, pasok tayo ng at least 4 inches hanggang 5. Ayan sa mga master, no? 4 inches hanggang 5. So, gawin ko lang itong 4 inches na lang, 4. Ayan. Tapos, dito naman tayo mag-uwit ng ating length. Ang ating length ay 20. So, ang ating waistband kasi nito mga master ay 1 inch. So, mag-list na rin tayo sa ating tape measure na 1 inch. Itong 1 inch na to, ilagay natin dito sa ating nag-uwitan. Ayan. So, ang ating length ay 20. So, ito siya, 20. Mag-add na rin ako dito ng sewing fold allowance na 2 inches. Ayan. Tapos ngayon, itong mula dito sa 4, ito iguguhit lang natin itong paganito. Paganyan. Ay, haba natin ng konti. Ayan. Dito, mula dito sa ating pattern sa edge, sukatin tayo ng 4 inches. Ayan. Ito naman yung i-connect natin dito at dito. Ayan. Ngayon, dito tayo magsukat ng ating baywang. So, ang ating baywang ay 28. So, itong 28 na to, divide natin ng 4. So, maging sagot niyan ay 14. So, ay, sorry, 14, 7. So, mula dito, sukat tayo ng 7. Ayan, 7. Tapos, dito, dahil dito sa baywang, maglagay tayo ng dart ng 1 inch. So, mag-add na rin tayo dito ng 1 inch para kapag ang ating dart ay natahi na, mayroon tayong maidagdag. So, hindi siya kakapusin. Ayan. Ngayon naman, ang sunod naman natin susukatin ang ating hips. Ang ating hips ay 36. So, mula dito sa line na ito mga master, na mag-down lang tayo dito ng at least 5 inches hanggang 6. Pero kung medyo matangkad, 6 to 7. Kung medyo maiksi nga, pwede nga ito ng 4 and 1 half to 5 and 1 half eh. So, down lang ako dito ng 5 and 1 half na lang. Ayan. Dito tayo mag-line ng sukat ng ating hips. Ayan. Ang ating hips ay 36. Divide natin ng 4. Ang maging sagot niyan ay 9 inches. Ito siya, 9. Ayan, 9. So, ito at saka ito yung kukunik natin sa ating hip curve. So, ganyan lang natin. So, kung halimbawa, ito, ang ating style nito ay ating palda pa straight lang. Ganyan lang natin, oh. Ganyan lang natin. Halimbawa, pa straight. Pwede rin yan. Pwede rin naman pa-pencil cut mula dito. Liitan natin ng konti. Depende na sa inyo kung gano'n kayo kaliit magpaliit. Ito naman yung para sa pencil cut. Paliitin natin ng konti sa may bandang laylayan. Ayan. Pencil cut na yan. O di kayo, mas gusto paliitan nyo pa. Bahala na kayo kung gano'n laki yung ibabawas nyo dito mga master. Ito naman yung sa pencil cut. Ito naman yung parang sa ordinary lang. Or pwede rin naman, i-wide flare naman yung kanyang laylayan. Pwedeng flare, pwedeng straight lang, pwede rin pencil cut. So, nakadepende na yan sa inyo mga master. Tapos, dito naman sa ating dart, sukatin natin dito hanggang dito. So, ang sagot, ayan, kunin natin yung gitna. Ayan. Dito naman tayo magagawa ng ating dart. Mula dito, guhit lang tayo ng paganyan. Ayan. Mula dito, sukat tayo ng 4 inches. Ayan, 4 inches yan, oh. Pwede yan hanggang 5, pwede rin mga 3 and 1 half, okay lang yan siya. Ngayon, ito yung ating 1 inch. 1 half tayo dito, tapos dito naman ay 1 half. Ito yung ating tatayin na ating dart. Ayan. Ito ay para sa front dart at saka sa back na ito mga master. Ayan siya. Tapos ngayon, ito, i-continue lang natin ng konti itong guhit. Mula
Mula naman dito, akit tayo dito ng 1/4. Ayan, ito naman yung igaganyan natin. Ayan. Pa-curve siya ng konti yan mga master sa bandang hips. Ayan siya. Dito ay magdadag naman ang ating pang-waistband na 1 inch. Ngayon, dito naman sa ating slit sa gitna, kung halimbawa center slit siya, mula dito, depende na sa inyo kung gano'ng kahaba yung kanyang slit na gusto, na desire, pwedeng 4 inches, pwedeng 5, or 5 and 1 half, or 6. Ito, maglagay na lang ako dito ng 5 inches na lang ang kanyang slit. So, iganyan lang natin. Ayan. Ito, saka ito, ito yung ating itutupi para sa ating slit na meron tayong allowance. Ayan. Or pwede rin magdagdag kayo ng tila nito kung sakaling nagtitipid kayo. Ayan siya. So ngayon, agupitin na natin to. Maglagay na tayo ng sewing allowance nito na 1 half or 1 inch. Depende na sa inyo. Ito, ito na ating tupi. Ito na ating gupit. Ating pattern. Dito na ako magupit dito. Mag-add na ako dito ng sewing allowance na 1 half. Ito, mula dito, ayan, akit tayo nandito ng 1 inch hanggang 2 inches yan mga master. Mula dito, para kung sakali yung kanyang slit ay gustong pataasan, meron tayo may akyat. Dito naman, mula dito sa guhit, pasok lang tayo ng 1 inch or isang roller. Ito yung ating gupit ng ating tela. Kasi meron kasi, back zipper kasi tayo dito mga master, para meron tayo mapagtahian ng ating zipper. Tapos dito naman sa taas, ang ating pagtahe ng ating waistband ay 1 half inches naman. Dito naman sa dadar, kasi lulubog kasi ito kapag natahe mga master. Mula dito, na dapat ay 1 half, mag-add kayo ng 1/4. So igaganyan yun mga master dito. Ayan. 1 half, tapos pagdating dito, akit kayo ng ganyan. Add kayo ng 1/4, kasi lulubog kasi yan mga master kapag tatahean yung dirt eh. Iganyan yun siya. Basta may dart, mapapantalon or mapablouse, ay, blouse palda, eh, mayroong ganito mga master na paakyat para hindi sa lulubog, no? So, ito na yung ating skirt. Ito ay front at back to mga master, na front. Front at back. Ayan. So, ganyan lang siya. So, kapag tatabasin natin to, i-discuss ko na rin sa inyo, ito yung susundan niya sa ating back. Bali, isang ganito, bali ang isang ganito, dalawang tila na magkapatong, tabasin nyo yun sa nang ganito mga master. Ayan. Yung isa, ito yung mahaba, yung isa naman ay, ano lang, yung isa ay ganito ang lapad, hanggang dito, 4 inches or 5, yung isa naman ay, ano lang ang lapad, pwedeng 1 inch, pwede rin 2 inches ang lapad, sa isang parts ng kanyang back. Tapos, ang back, ang front naman mga master, kung paano naman tabasin, itupin nyo yung tila na buo, tapos ito yung pag dito kayo magagaya ng tupi ng tila para sa back parts, ay front parts pala. Kasi buo kasi yung kanyang front eh. So parang ganito yan, kukuha lang ako ng sample ng ano, pattern. Halimbawa, ito yung ating pattern. Halimbawa, ito yung ating pattern sa ating front, sa tila, ay tila pala. Tupi lang natin ng paganyan. Ayan, tupi. Ngayon, itong line na ito, itong line na ito, dito natin itapas at tupi sa front. Ayan. Tapos, ito na yung guguhitan natin sa ating tela. Ayan, paganyan na. So, bali, ang front niyan ay buo. Ayan, buo yan siya. Kaliwa at kanan. Ito namang back ay mayroon tong kaliwa at kanan. Bali, dalawang back tayo. Magkapatong yan sa nahiwalay. Tapos, ang ating zipper ay sa gitna. So, depende na yan sa inyo. Nasa 8 inches naman kadalasan ang ating zipper. So, pwede nyo gawin ng mga 7, 7 and 1 half ang opening. So, ayun sa mga master kung paano mag-pattern ng college uniform na palda. Tawag ito, pencil cut or maski flare or straight lang. So, ayun mga master, hanggang dito lang pong ating video tutorial. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Please like, share, comment, and subscribe. At God bless po sa ating lahat mga master.